hapon mga bata, sa pagpasok natin sa paaralan, hindi maiwasang dumaan tayo sa mga kalsada o sa mga lugar na dinadaanan ng sasakyan. Kaya dapat alam natin ang mga dapat natin gawin para makapag-ingat tayo. Yan ang ipapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng doodle. Ang kailangan nating materials ay sketchpad, ballpen, at crayons. Kung handa na kayo, tara simulan na natin. Kung hindi talaga may iwasang dumaan sa kalsada o sa mga lugar na dinadaanan ng sasakyan, ito ang lagi nating tandaan. Tumawid tayo sa tamang tawiran o sa pedestrian lane. Lagi sumunod sa mga palatuntunan sa kalsada. Kung hindi pwedeng tumawid sa kalsada, dumaan tayo sa footbridge upang maiwasan natin ang aksidente. Lagi tayong tumingin sa traffic lights para malaman natin kung maaari na tayong tumawid. Green. Ang ibig sabihin ay huminto tayo dahil maandar ang mga sasakyan. Yellow. Maganda na sa pagtawid dahil pahinto na ang mga sasakyan. Red. Maaari nang tumawid dahil nakahinto na ang mga sasakyan. Ayan mga bata, dapat ay sundin natin ang mga traffic regulations na yan. At tumawid naman tayo sa mga tamang tawiran o kaya ay patulong tayo sa mga nakatatanda sa atin kung di naman natin kasama ang ating mga magulang. Paalala lang, huwag niyo subukang tumawid kung di pa natin alam ang tamang pagtawid sa lansangan para maiwasan ng aksidente. Sa lahat ng ating paggawa, huwag kalilimutan ng pag-iingat at iingatan din tayo ng Panginoon. Basahin natin sa Kawikaan 4:6. Huwag mo siyang pabayaan at iingatan ka niya. Ibigin mo siya at iingatan ka niya. Inolobi ng Diyos, samahan niyo ulit ako sa Lunes at sanayin ang ating kakayahan sa pagguhit dahil tayo mga batang artistic.